Sismars. Marikits! Bestie! Wait, I have Chika! Hello everyone, I'm Fried Alberger, your favorite podcaster. And hey, it's Day! I'm your social lang chikadora, giving you the latest chika from south to north. And this is... Uy, I have chika! Ayan, hi everyone, welcome back. Medyo rusty episode. Kami ngayon kasi ang tagal namin hindi nag-film. Yeah. But it's nice din kasi it's just cold today and it's just chill weather. So, no pressure. No pressure. I will just have a chill episode, especially at this point in time na... Merong bagyo, dalawang bagyo, yung nandito ngayon sa Philippines. And we hope that everyone is safe and sound, everyone is staying dry. And for those na unfortunate, let's pray for them. And if we can, and if we have the means, we can like donate to those peoples and stuff like that. Ayan. So for this episode, we'll just take this as a chill episode lang. Chill lang kasi... Actually, medyo nasa high pa kami nung nangyari last Monday. True, sobra. Sobra. So, ano nga ba nangyari? Yes, so last Monday, we guested at Radyo Pilipinas Lucena sa show ni Miss Carmi Isles, Tutok Pilipinas. Tuklas Pilipinas pala, oh my God. Tuklas Pilipinas. So, we're there for 30 minutes of talking with her. It is so much fun. It was our very, very first guesting for this podcast. And also in our like YouTube career and being as creative people, di ba? Yeah. Sobrang fulfilling na maging guest sa isang media company, ganyan. Kasi, syempre, di ba, as creatives... wala lang, parang sobrang big achievement yun. Yeah, because sometimes you always say na it's fine if walang manood because we're doing what we like to do. Pero pag yung ganun na may nakaka-appreciate sa craft mo, as in, super kilig! Yes. As in! Sobra. Tas yung lalo pa nun sinabi ni Miss Carms na I hope na next time na makita ko yun in interview is sa national TV na. So, oh my God. So, para sa isang, galing sa isang mga media personal or media personality, namang galing sa kanya yon, like, oh my God. So, parang may chance wala talaga kami. And we're doing our job, like, so right or fun, fine, ganun. Ayun, may potential. Yeah, and her saying na we have potential, ha? That's like, a major. Yeah, the making names in the podcast industry. Oh my God. Kinikinig pa rin ako hanggang ngayon. Like, grabe. Kasi diba, parang we just created this podcast. Wala lang nga, parang for passion lang. Tapos, create lang tayo ng content every week. Tapos, yun na yun. Tapos, palalaguin lang yung channel and that stuff. Tapos, ako personally, I didn't think of getting guesting sa ganyang mga bagay. And, nung in-invite tayo, oh my God, we need this to work. We need this to work. Yeah. And, it's so early in this podcast career. True. Like, it's super sobra. Early. Talagang minsan nabubulol na lang ako pag pinag-uusapan siya kasi as in kilig na kilig ako. No. Ano ba? Gusto niyo ba ng little bit of inside scoop? Pwede ba natin share? Sige. Share natin. Yung actually matagal, di ba matagal, pero almost 1 week yung tagal nung mismong interview tsaka nung invitation. Actually, ang dami nangyari kasi at first, may klase ako noon. Ah, wala pala akong klase. Tulog ako noon. Pero dapat, supposedly klase ko yun. Tapos pagbukas ko ng Facebook, hindi, walang synchronous class at that time. Okay. Pero may async. Ganun.
So, kaya ako natulog. Tapos, pag gising ko, pagbukas ko ng Facebook, oh my God, may message. Tapos, ako naman, expecting, adi, pagbukas ko, oh my God, we're invited now, tomorrow, agad. So, oh my God. Oh my God, how can we make this work? Because, syempre, diba, it's a big opportunity. Sinabi ko kagad kay Altair, Tay, nakita mo na ba to? We are invited sa isang radio station and it's sobrang fun. Tapos, at that time, hindi siya mag-work sa schedule ko. Actually, schedule ko lang talaga yung panira sa sa everything. Kasi, yung supposed, yung first schedule time ay may synchronous class ako. Tapos, na-move ulit siya. Tapos, may klase ulit ako. Tapos, hanggang sa nasettle namin siya na Monday po, pwedeng-pwede. Walang, at feeling ko talaga pinag-a-adya ako ni Lord. Kasi wala akong synchronous class. Kasi supposedly may synchronous class ako before and after nung interview. Tapos ang nangyari, kinancel nung teacher namin yung before. So, oh my God, sobrang thank you. Kasi at least nakapag-prepare ako ng maayos. Kasi kung hindi ako nakapag-prepare 1 hour, ay hindi, 30 minutes lang siguro ako nakapag-prepare. Eh, obviously, hindi ko yun kaya kasi sobrang nagpapanik ako. Pero, may class siya after na wala siyang naintindihan kahit ano. Kasi kinikilig pa rin siya dun sa nangyari. Grabe, syempre lutak na lutang ako nun. Like, I'm living like my dreams, ganyan. Pero hindi ko talaga siya dream. Kumbaga, naging dream ko na nung nangyari, ganyan. Diba? Pero I feel like it's really bound to happen. Like, the stars aligned for us. Like, things like that. True. Sobra. So, pinag-a-adya tayo ni Lord. Yeah. So, we talk about this. This is the first, like, real milestone of our podcast. And we thought we want to share more of our firsts. Yes. In our life. In our life. Where do you want to start? Because, like, you know, there's a lot of things to talk about. Well, siguro tadala muna tayo sa chill lang. Chill lang muna tayong talk. Tapos, let's slowly, gradually escalate things. So, better, tapusin nyo to. Kasi we have... I think lang naman that we have more chika, like super chika. Spicy chika. Yeah. Like the end of this, I don't know. Let's just see. Parang kinakabahan ako dyan. Okay. Ako yung kinakabahan. So who will go first? Since we're doing a podcast na nga, what is the very first podcast you've listened to? The very first that I've listened to is hindi pala American, Canadian YouTuber sila. She is Simply Nailogical. I don't know if any one of you knows. Kilala mo ba siya? No. Or no? No. Oh, hindi niya kilala. Simply Nailogical, her name is Christine Rotenberg. Meron siyang podcast na ginawa together with her partner. Ang pangalan ay Simply Podlogical. It's on YouTube and on Spotify. This is not sponsored. Pero, ayun. Share niya lang. Nakikinig ako sa YouTube and siguro dahil nanonood na ako ng YouTube videos niya, naging interested ako sa podcast niya kasi kumbaga nandun yung mga behind the scenes and longer conversations. At saka, wala lang, masaya. Ang adult, di ba adult, mature talks. Pero sometimes fun. So, kaya maganda siyang pakinggan. Actually, to be honest, parang dun ko nakuha yung idea na gumawa din ng sariling podcast. Kasi sabi ko, ay, long form video na pwede kong imikin kahit anong sabihin ko without much edit. So, wala lang. Sabi ko, ay, madali lang to. Parang yun yung naging inspiration ko din to create this podcast. Ikaw, what's your first podcast? Ang very first podcast ko is Kwentos with Hannah by Hannah Panginoon. Yeah, that's the very first podcast I've listened to because
I was watching her videos then, like you. Mm-mm. Tapos, since she's a vlogger nga. Tapos, I saw this podcast about getting your life straight, something like what you need to to be able to have a better life, ganon. Eh ako, yes. Since feeling ko, ako very much a couch potato na lagi lang talaga nakahiga, nakaupo. So I feel like I needed that podcast as I listened to it and I enjoyed it. And from that, lagi na ako nakikinig sa YouTube and Spotify ng different podcasts. Mm-hmm. Ngayon, I like podcasts more than vlogs because they have this thing na it's true eh, like there's no edit much. Uh-uh. There's no much edit na. Yeah, na you really get to know what is in the mind of that creator. Mm-mm. So yeah, it's really nice. Tsaka ano, pag podcast kasi, ako bilang, hindi naman super busy na tao, pero pag kasi vlog, parang gusto mo papanoorin mo siya. So you just need to sit down. Ganun ako pag nanonood ako ng vlogs. And with podcast, may mga nagagawa ako ng other stuff while listening to something or watching din kung nasa YouTube ako. Kaya, ayun, sobrang helpful din ang podcast. O ngayon, yeah. We have Chika na ha. Pakinggan niyo din to. We have Chika na ang ano, favorite niyong podcast ha. Yes. Pinilit. Ayan. So podcasts. Diba, we usually listen to podcasts using our phones. So my next question is, ako kasi pagka-start ko pa lang ng umaga, I feel like after I pray, I reach for my phone agad. So, what is the very first app you open in your phone every morning? Social media app ba or basta app sa phone? Basta app. Alarm. Nagigising ako sa alarm ng phone ko. So, oh, alarm. Kaya, simula kasi nung nagkaklase ako, gusto ko nang gumising na maaga kahit hapon pa yung klase ko. Parang ano lang, para lang sipagin ako sa the rest of the day, ganun. So, alarm talaga yung pinakauna kong nabubuksan. Tapos, tsaka pag din kasi nagbubukas na ako ng alarm, sineset ko na din yung other alarms for my classes. Nagseset din ako ng 15 minutes before para lang ma-remind ako na, uy, may synchronous class ka ng ganitong oras. Kasi nakakadala talaga yung, may na-miss ako na orientation nung very first week. Kasi nakalimutan ko na may orientation ako ng ganong oras. Oh my God. Tapos naalala ko, oh my God, tapos na. So, parang siwala nun, pinilit ko na yung sarili ko ng nagsaset ng alarms. So, alarm yung pinakauna. Ako naman, since I don't use alarms nga, the very first app I check when I open my phone is Messenger. Kasi late ako matulog, pero pagdating ng 10, sarado na yung Messenger ko. Like, kahit mag-message ka sa akin, hindi na kita re-reply. So, pero good practice yung ganun. Oo, like pagdating ng 10, no, hindi na tayo mag-uusap. So, pagbukas ng mata ko after ko mag-pray. Messenger talaga kasi mamaya may important pala na need sila. So, 'yun. And ngayon hindi na rin kasi ayoko nang binubuksan yung phone ko. Binubuksan ko na yung phone ko 1 hour after ko magising. Kasi pag nag-start na ako sa Messenger, tuloy-tuloy na 'yan, mabubuksan ko na yung TikTok ko. Yung TikTok ko talaga busy talaga. Inaabot ako ng isang oras. Scroll lang ng scroll. Kaya naman. Kaya hindi na talaga. nakakasira ng productivity ang TikTok. Kaya sa pinipilit ko yung sarili ko na gabi na lang ako nagbubukas. Kaya pag minsan nalilate ako ng tulog. So, hindi din siya good practice. Pero, diba? Kahit gusto mo nang matulog, pero ang interesting nung TikTok,
Tapos mag-scroll-scroll ka ulit. Tapos malilimutan mo na gusto mong matulog. Sinasa-ecology tayo ng TikTok eh. Kasi yung way ng pag-scroll, never-ending ba? So, parang sa tingin natin, madami pa tayong pwedeng tingnan. Hindi tayo titigil. Ganon. Okay, next na is the very first phone that we have. Wala lang. Ako, first phone? Parang grade 3 ako. Tapos, sambot sa lola ko yung Nokia na, na keypad. Na, ano, hindi pa naman masyadong uso nun yung, ano, yung Android. Pero meron ng mga touchscreen na phones nun. Hindi siya Android, pero touchscreen. Pero ako, yun talaga yung phone ko, yung maliit na Nokia. Hindi naman siya 3310. Palang lower model pa nga eh. Tapos, gusto ko lang kasi magkaroon ng phone para maglaro ng snakes. So, yeah. So yun. Yun yung, the OG game. Yeah. Yun yung very first phone ko na nagmakawa pa ako sa nanay ko para ibigay sa akin. How about you? Hindi ko sure kung ano ba yung blueberry ba? Blackberry? Blackberry ba yun? Walang blueberry! Wala bang blueberry? Blackberry ba yun? Ate girl! Sorry. Adi, blackberry. Ah. Pero kulay pink. Ay, social pink ka ha? Ganito. Hindi siya touchscreen, pero yung parang block. Tapos QWERTY, parang yung QWERTY pad. QWERTY pad na yung ano, yung phone. Ang social mo na, hindi siya touchscreen. Hindi, yun ay ano, parang sinangla sa nanay ko. Tapos, sinangla sa nanay ko, tapos hindi na siya kinuha. So, ako na yung gumamit. Parang ganun. Mas maganda dun kasi pwede kang kumunok. Parang ano, maganda na siya nung panahon kasi pwede kang kumunok sa internet. Yung iba kaya kailangan pong pumunta ng com shop. Kasi parang uso na yung com shops nun eh. Hoy girl, mamahalin ng Blackberry. Kaya social ka talaga. Ano? Di naman. Ako nakalokia lang, pang snakes lang. Pero hindi yung grade 3 mo, grade 5 ba yun? Or grade 6? Hindi ako sure. Kahit na naka-blackberry ka. Ganun. No, grade 5, grade 6. Blueberry. Ang phone ko nun yung ano, yung my phone. Na may Angelus. May phone din ako. May Angelus. True. Tag my phone din ako. Second phone ko na ata yun. Tapos nasira ako siya. Baka 1 month lang. Grabe. Favorite ko yung phone na yun. Kasi may Angelus. Tsaka merong antenna pag manonood ka ng TV. Ay, tandaan niyo ba yung phone ko nung grade 7 na basag na? Yun, yung second phone ko. Yung my phone. Oo. Ito, chika ko lang. Alam ni na Fried na walang tumatagal na phone sa akin. Like, pagdating ng 1 year, as in, basag-basag na siya. Nung grade yung grade 7, yun yung malaki kong phone, di ba? Lagi kayo nagsa-selfie. Hindi pa tapos yung grade 7, sira na siya. Phone ng bayan. Sira na siya, tapos grade 8, palit. Grade 9, palit ulit. Pero hindi ako nabili ng mahal na phone. Like, yung mumurahing phone lang, kasi alam kong masisira ako siya. Kaya yun. Little chika lang naman. Ito next. Akin. Dahil alam naman natin na ako'y kikay and ikaw din, kikay ka din. Well, hindi naman masyado. Hindi naman masyado, pero mahilig mag-ayos si Fried. When is the very first time you were allowed to wear makeup? Hindi naman siya like allowed talaga. I mean, ewan ko. Like, hindi naman ako pinagbabawalan kasi. So, I guess, ano, ewan ko, parang, pero nung grade, kailan pa ako bumiling lip tint? Kailan tayo bumiling lip tint? Yun, sabay-sabay ba tayo? Oo. Grade 11 na yun. Grade 11 na akong natuto. Parang eh? Ganun. Ah, hindi ba? Pala, tanda ko na. Grade 10. Tanda ko na, oo, grade 10. Oo, nung una, nagli-lip balm ka lang, diba? Tapos, oo, nagli-lip balm na ako ng grade 10. Tapos, parang, diba, nagpi-picture-picture na tayo nung bandang huli na, nag-moving up na. Ako yung naggawa sa sarili ko noon.
Wala lang. Interested na ako sa makeup ng panahon na yun. So, may makeup na may nanay ko. So, hinihiram ko lang. Mm-hmm. Tapos nitong grade 11, parang doon ako nag, like yung ayos talaga na lip tint nga. Tapos, BB cream, ganun. Dire-diretso na yun. Since, tinuruan din tayo mag-makeup kasi. Tinuruan ba tayo? Or pinag-makeup lang tayo? Pinag-makeup tayo in a sense na kinokorrect pag may mali tayong ginawa. Parang siwala nun, interested na ako. Tapos, ayun na siya. Ako, different story naman kasi ako ang makeup artist ng bayan. Ng bayan. True. Like, ever since... Ever since grade 7, like... Kailangan mag-makeup. Oo, kailangan mag-makeup. Ay, si Alter may makeup, ganyan. Mm-mm. Pero, the truth is, hindi ako pinapayagang mag-makeup ng daddy ko. Like up to now, pag walang special event, bawal ka mag-makeup. Pero ako ay makulit kasi feeling ko nga, medyo passion ko yung makeup no mga grade 7, grade 8. Like, tambay ako sa ano YouTube channel ni Michelle D, gano'n. Kaya, mga panahong... Oo, parang isa ako sa mga pioneer sa batch namin na nag-aral mag-makeup. Like, since, kikay talaga ako, since elementary, magpapalipstick-lipstick ako, ganyan. Pero hindi ko pinapakita sa daddy ko. Tapos, hanggang high school, minsan lang, minsan nahuhuli nila ako mag-makeup sa kwarto ko, tapos sasabihin ko na lang na ano, bored kasi ako. Kaya yan, yung, matagal na ako nagme-makeup. Pero yung first time na pinayagan ako mag-makeup, moving up, mm-hmm. Yun yung talagang like, pinayagan ako na mag-makeup sa sarili ko, ganun. Pero yan, wala sila magagawa. Since yun yung nga yung passion ko. And I really love putting makeup on other people. Pag may play. Oo. Ano, kamis naman. Kahit ano, simple ano, no? Like, zumba lang tayo. Yun yung tanda ko na nahawakan mo yung mukha ko. Oo. Nung nag-zumba tayo ng grade 11. Oo, na kailangan 80s-80s. Kaya, makulay yung mga mata. Ganun. Yes. Tama. Ang kamis naman ng ano, pre-pandemic life. True. As in. So, diba? Gusto ko na ng pre-pandemic life. Isa sa mga namimiss ko nung pre-pandemic ay going into concerts. Kahit isa pa yung na-attendan ko. Pero yung ano, yung thought na social gatherings, ayun, nakakamiss. True. What's the very first concert that you've attended to? Hindi pa ako nakaka-attend ng like one band na concert. Or like one artist na sila lang yung nasa concert na yun. More of like, ano, concert siya na madaming bands. Yes. Pero I remember the very first was, is it River Maya or Eraserheads? I know! Enchanted Kingdom, Side A. Yun yung very first concert na na-attendan ko na hindi namin alam na may concert ang Side A. Eh, yung Side A, favorite yun ng mommy and daddy ko kasi nandun yung kanilang ano, theme song, ganun-ganyan. Uso-uso kasi sa matatanda ang theme song, guys. Kaya yun yung very first concert ko. And I was really amazed to listen to artists live. Kasi iba talaga yung register. Iba yung feeling, no? Oo, pag live. And damdaman mo lahat ng emotions ng songs na kinakanta nila. True. Excuse me. From that, parang always na ako parang gusto ko na lagi mag-concert, ganyan. Kahit ano, hindi ko kilala yung band. Kasi minsan, sa concerts mo lang din nakikilala yung band. Tapos, mas napapamahal ka sa kanila kasi nga, iba yung tunog, as in, damang-dama. How about you? First concert? And last, as of the moment, last, likhawit.
Oh, yeah. Yung pinakang huli nilang likawit. Wala lang, kasi... ano ba yun? Ano ba nangyari dun? Tell them muna wala lang. Kung ano yung likawit. Because maybe not everyone knows likawit. It is a music festival dito sa Quezon, if you don't know, if you're not from Quezon. And madaming bands na pumupunta dun. Madaming acts from local and national level. National? Yeah. Kasi yung basta yung well-known. Tapos, yung mga pumunta dun ay Muni-Muni, Mayonnaise, ben&ben. Sino pa ba? This band. Wala, hindi ben&ben. Ang ben&ben yung ano previous year na hindi ako naka-attend. Ah, okay. Yung kasunod na year ay Four of Spades and Rico Blanco. Four of Spades pa ba sila nun? Three na lang sila. Tatlo na sila nun. Four of Spades sa pangalan nila. Ayun. Medyo nag-regret ako na hindi ako sumama kasi last na hindi pala yun. Mm. Oh my God. Tapos ano, 'di ba, may succeeding pa 'yun na concert dapat. Yung, ah, oo. Nung tas nitong March, nung March last year dapat, tapos pandemic happened, tapos wala na siya. Ewan ko kung ano nangyari. Ben&ben kasi sana 'yun. A-attend sana ako. So 'yun sa ating second time ko. Eh, so that was my first and sobrang saya. Kahit ano, kahit dalawa lang yung close friends na kasama ko, si Claire tsaka si Jade. You parang made friends. Nakabond ko din yung other people. Sobrang fun. Sobrang saya na makinig sa music nila, tumalon and everything. Yeah. And sumigaw. Makikanta kahit wala ka sa tono. Mga ganun. Wala mang judge sa iyo eh. Kasi lahat kayo kumakanta doon. Oo. Ganun. Gusto ko saka, ano, madaming madaming memories na nabuo sa panahon na yun for me since nga first concert ko ganun. Yeah. Gusto ko na ulit makapuntang concerts as in. Same. Like, makamiss. Iba kasi talaga yung feeling, parang kahit introvert ka, pag nasa concert ka, parang lalabas lahat ng... Ang saya. Yung spirit mo. Yeah. Talking about like things we love, like concerts. Eto, so one thing na really close to my heart is sports. Mm-hmm. What is the very first sports that you were involved in? Hindi ko alam. Ano ba, like school level? Kahit ano. O basta kung ano yung pinakauna mong nagawa. Yeah, well, yung ano, nagustuhan mo sports, ginawa mo ganun. Kahit hindi ka nagko-compete. Ewan ko, badminton ata. Kasi parang ano eh, parang uso. Like kapag, ano, LM, tapos wala lang, uso na yung naglalaro ng badminton ba? Sa free time. Sabihin ganun ah. Parang nausa yung ganung point. So, parang na-enjoy ko siya. Tsaka, pag naglalaro kami dati dito sa labas, parang uso din yung badminton. So, I guess yun. Tsaka, sa lahat ng sports na nagawa ko, yun yung, sa tingin ko, marunong ako talaga. tsaka, naiintindihan ko yung laro. Ganun. Kaya, nung nag-badminton tayo ng grade 11, ang saya-saya ko nun. Kahit binubuhat ko si Jade. at okay lang yun sa akin. Masaya ako na ginawa ko yun. Ako naman, Chinese garter char. Kaya mother kaya ako sa Chinese garter. Very, very first sport and the only sport I love. Doing. I like playing is, ano, swimming. Like, simula, ano, kailan ba ako nag-start mag-swim? Parang 3 years old, 4 years old, nag-start na ako mag-swimming. Kasi, the reason behind that is, I have asthma. And, sabi nila, nakakagaling daw ng asthma ang swimming. So, in-enroll ako ni mami sa swimming. Tapos, from that, I really enjoyed it. Like, I feel like that sport is so easy for me. That's also the reason why I have broad shoulders. Because I swim. And, yun, parang simula 3 years old ako, nag-swimming na ako. Tapos,
Nagtuloy-tuloy siya. Tapos, whenever I try another sport, I was like, bakit ang hirap-hirap? Like, because when you swim, you just swim. Go with the flow, with the water. Pero with ano, volleyball, pag natamaan ka ng bola, ang sakit. Alam mo yun? And I really love basketball, pero I don't really like playing it for the reason that it's so complicated. Na, there are a lot of rules. Like, oh, nga, ang daming foul, ang daming offenses. Oo, oh, oh, hindi ka pwedeng hindi mag-dribble. Paano naman yun? So, with basketball, I really just like watching it, watching other people do it, the professionals. But I tried doing it one time sa entrams. I'm never gonna do it again. I enjoyed it. Masaya na, no? Experience yun. Yeah, I enjoyed it that one time. But I don't think I'm gonna do it again because it's so hard. To think na half court pa lang yun na. So hard. Robby, ba't ba hindi ako nanood nun? Anong ginagawa? Ah, nagpa-practice. Oh, nagpa-practice ka. Okay. Pero yun, swimming talaga is a sport na ano. Up to now, parang gusto ko pa rin siyang gawin. Alam mo nga, parang kung hindi nagka-pandemic nung summer nung grade 11, I'm gonna go swimming again. I'm gonna train, ganun. Kasi nagka-pandemic, kaya... Hi! Pasira talaga ang pandemic sa buhay nating lahat. So sad. Ay, ano, ito. Singit ko lang. Ano yung first sport na nag-compete ka? Yun din, swimming. Swimming din. Oo. Yun nga yung... First love in, talaga. Oo, first love ko talaga swimming. Yun talaga yung all-in-one sports ko. Next is, first time you ever felt proud of yourself? Ako, proud sa sarili ko. I don't know. I was in grade 5. I competed in Mr. and Miss Cordian. Like, it's a pageant. Now I don't like pageants anymore. The very first time I felt proud about myself was that pageant. Because I was so ugly back then. Like, I feel like I was so ugly. Girl, no. Hindi, I feel like nga lang. That's with me lang. Like, I never felt beautiful, but like, one of my teachers, like, ano, namili siya ng candidate namin for our grade. Tapos ako yung pinili niya. Tapos I was like, huh? Parang yung time na yun, uhugin pa ata ako. Tapos yun, I trained with talent, ganyan, Q&A, ganyan. I trained with my mom. Tapos, I came in first runner-up that time. But I was very proud of myself because I never thought na I can do it. So, from that, I was like, oh my gosh, am I really doing something for myself? Ganon. Parang, that was the very first time that I felt like I was proud of myself for doing something na I never thought I can do. And like, being good at it. Parang din nag-start yung love ko for public speaking. So, yeah, it's really love for what you're doing that makes me proud. Yun yung very first ko. medyo conceited, pero yun talaga. Okay lang yun. How about you? Wala akong maisip na matino. Ewan ko, kasi feeling ko, it's either nagiging proud lang ako kasi iniisip na ibang tao na proud sila sa iyo. Or dahil achievement siya na dapat kong i-recognize. Ganun. Like, for example, nung
Nanalo din ako ng pageant. Oh, mga pageanteers pala to. nung ELA, nung grade 3, nanalo kami noon. Tapos consistent honor student hanggang grade, hanggang ngayon pala, pero consistent first honor student nung elementary. So, graduate na valedictorian ng grade 6. Hindi ko maisip kung proud ba ako ng mga panahon na yun. Tapos nitong high school naman, siguro pinaka naisip ko talaga is nung high school, nung grade 7, second quarter ba yan? Or third quarter. Doon ko nakuha yung first na with honors sa school natin. Feeling ko doon ako naging proud kasi alam ko sa sarili ko na pinaghirapan ko yung part na yun. Kasi parang nung alam pag nag-aaral lang ako, parang kasing may comfort na magiging first honor naman ako kahit anong gawin ko. Parang ganun. So, parang nung nandito na ako sa Science High, parang, oh my God, deserve ko to, ganun, na I feel proud na nakuha ko na yung with honors, with my mightiest self, ganyan. So, I think yun yung unang thing na naging proud ako. Pero gusto ko din isingit yung, aside from with the academic thing, May sasabihin lang muna ako sa academic. Kasi diba, the first quarter was hard. It was really sobrang hard. Sobrang hirap. Na we're adjusting and to the point na apat lang yung honor students sa amin nun. Mm-mm. So, to be part of the honor students for the second quarter, it was really fun. Like, it's really an achievement. Mm-mm. Kasi diba, tsaka dati iba pa yung kumbaga mechanics or requirement para system. Maging honor student. Kailangan 88 lahat pataas yung grade mo, as in lahat. Yeah, hindi walang bababa sa 88. Hindi yung general average lang. Yeah. Kaya sobrang hirap talaga nun. Tapos once na na-achieve na namin yun, parang sobrang relief na oh my God. Finally. Yeah, yung kasi kahit parang hanggang exams, kailangan mo pang mag-isip kung aabot ba yung grade mo sa 88. Ang sakit kaya sa puso, promise. Third grading na ata ako nag-88 ng dere-derecho kasi may 87 ako ng grade nung second quarter. Parang third grading na ako with honors. Pero okay lang. Mm-hmm. Basta yun yung pinakang first. Tapos gusto ko lang din isingit na with my passion naman. Pinakang first talaga is yung tawag dito? Mapasama dun sa e-convergence. Grade 10. Kasi sabi ko, yeah. Oh my God, nakapag-edit ako for something big, for a national level, ganyan. Tsaka parang yun yung pinakamalaki ko nang na-achieve buong buhay ko with my editing and stuff. Tapos, same. Wala lang. Tapos nung nanalo pa, parang doon na din ako, oh my God, I am part of creating this. Yeah, nung nanalo talaga kami, as in, lahat ng pagod na wala. As in, sobrang saya lang talaga namin ng time na yun. Kaya, sobra. Tsaka, tawag dito. Ayun nga, since nga passion, like, wala lang, ang sarap sa feeling na maging part ng something great and big. As ayun na. Yun lang. Yeah, because it's also something to be proud of. Kasi, pinili tayo to be part of that. Na, hindi tayo nag-presenta. Oo, na to be, pinili niyo ako. I'm good enough to be part of that team. Parang, super kilig. Yun talaga, yung super kilig moment dun. After being proud, we all have lots of our proud moments. But like, this is another thing na you should be proud of. When is the first time na you felt that you are mature? Like, when is the first sign
of maturity for you? Ano ba yung wala maisip? Ano ba? Hindi ko alam. Naisip ka na ba? Meron, actually, meron. Ah, sige, ikaw muna. Ako, people always say kasi na I'm mature mag-isip. pero sa akin hindi kasi I feel like I'm really immature. Siguro kasi ano lang, marami lang akong advice na minsan hindi ko naman talaga magawa sa sarili ko. Pero yung first sign of maturity ko is ngayon lang when I started learning how to cook and like I was like parang meron na akong responsibility sa may sense of responsibility na ako na yung mommy ko pagod pag nauwi, so I need to learn how to cook, so pag nauwi siya meron ng pagkain, kakain na lang ganun. Parang that was the first sign of maturity sa akin. Just from that, I really prayed noong time na yun na Lord, tulungan mo ako na hindi ako tatama rin na gawin to para mag-tuloy-tuloy. Kasi I know na my mom needs help, ganyan. Tapos after that, parang I learned how to drive na rin para pag need namin mag-grocery, ako na rin mag-grocery para hindi na need ng mommy ko na mag-grocery. Pero since ngayon, may Delta variant and hindi pa ako fully vaccinated, hindi na ulit ako mapag-grocery. Pero yun, that's the first sign of maturity for me. It's more of the sense of responsibility. How about you? May naisip ka na ba? May naisip na ako. I think, ano lang, this year ata or last year ko siya napag-isip-isip yung I learn na to understand others na rin. Hindi lang yung iniisip ko yung sarili ko. Ganon. Tsaka, ano, ewan ko, nag-iba talaga yung tingin ko sa life. Wow, tingin ko sa life. Wow! hindi kasi parang before, talagang iniisip ko lang yung sarili ko, what I'll do in the future, what I'll like, do in ganyan. The world, the world revolves on you, parang ganun. Mm-mm. Tapos parang lately napapansin ko na with my actions, iniisip ko na din how it will affect my mom, how it will affect my friends. Pero not necessarily my friends in a deeper level, pero you know, by the things that I do, how those people will affect them by my actions. Ah, basta yun. Gulo nung sentence ko. ayun. Ano po ba? Yun lang naman. And with maturity, kasi parang you started, parang the world has different colors na. Alam mo yun? Yung parang before you only see yourself. And when you're mature na parang, I'm not saying that I'm fully mature, but like, same here. But like, nakikita mo na yung ibang tao na hindi na lang ikaw ng ikaw. Because that was one issue with me before. Na parang someone told me na I only think about myself. And before, hindi ko siya maintindihan. Because I thought like, hindi ba dapat ikaw naman talaga yung una mong iniisip? But like when that person told me, before, nagalit talaga ako. Pero ngayon parang I realized na, yeah, when you're matured, it's not only you. It's like the whole world has a different meaning na. Kaya yun. Mm. Hi! The first. Eto. Diba, we're talking about maturity. Eto naman, yung very first immature moment. Like, when is the first time na you ever get in trouble at school? Wait lang, wala akong maisip. Wait lang. Ang bait naman! Hindi naman! OA sa bait. Nag-impact talaga sa akin ang sobrang lala. Grade 9. Teacher natin sa MAPE. Tanda mo ba yun? Yung pinagalitan
Hindi ulit. Ang buong, ay, magka-section nga pala. Ang buong batch, pero kasalanan ko, mostly. Ha? Kasalanan? Hindi man mostly. Anong ginawa mo? Hindi ko alam kung buong batch or section lang namin. Hindi ko tanda. Diba, anong ng ano? Yung... yung pinapapasang report na typewriting. Nagpapapasa siya, di ba? Before reporting. Nagpapapasa siya ng nung report nyo. Tapos, parang, dapat pala ako yung mag-aabot. Ganun. Eh, ang ginawa ko, pinaabot ko sa iba. Tapos, nagalit siya kasi dapat daw pinaabot. Bakit ko pa pinapaabot sa iba? Parang ganun. Ha? Hindi ko maalala kung, hindi, ang gulo ng kwento ko, pero... Wait, leader sorry, ka? Oo. Hindi. Si Isol ang leader namin nun. Ang tanda ko. May mali din ako dun. Kaya sobrang na-affect ako dun. Tapos, kailangan pa natin mag-sorry sa... Oh, ka-section din kita, te. Bakit hindi mo tatanda? Kasi wala na akong hindi siya remarkable sa iyo. Wala na. Remarkable kasi siya sa akin kasi nun na-recognize. Nun ko na-realize na malaki pala expectation ng teacher na yun sa akin. Kaya, na-disappoint siya ng... Alam mo naman yun, di ba? Love naman niya ang everyone. So, kapag na-disappoint siya... Oh, ayun, tapos ayaw ko na-realize na... Kaya nung na-realize ko na na-disappoint ko siya, oh my God. Tapos na na-realize ko din na, oh, you have so much potential. I expected so much from you. Kaya, ayun. I feel bad talaga ako ng panahon na yun. I guess yun na yun. Siguro yung iba mo may matatandaan yun. Hindi ko tanda. Ah, kasi pag yung, siya, eh. Pag yung mga away sa school, hindi ko na tinatandaan. Kasi nga, ako yung unstable. Mm. Hindi ko pwedeng alalanin mo mga ganyan. Okay. Baka bigla na lang akong mawala dito. Nag-mark lang talaga siya sa akin. Kaya hindi ko siya makalimutan. Ako medyo... Medyo troublemaker ako as a child. Kaya sobrang aga nung first ano ko, first ever time na I get into trouble. Kasi I know ano pa lang like kinder pa lang chismosa na talaga ako, mahilig ako. mahilig akong mag ano, get into business of other people. Pero ngayon hindi na. Pero noon talaga ako. Tapos I remember nung grade 1 ako. Alam mo yung crayons na twistables? Yes, yung yung mahahaba. Oo, yun yung naging reason. Like, meron akong kaklase na may crayons na twistables. Tapos, na-amaze ako kasi bakit siya may twistables? Eh, yung crayon ko, yung 8 colors lang. Normal? Oo, tapos I was like, oh, ang ganda. Tapos, hiniram ko siya, tapos, drawing ako, ganyan. Tapos nilaloko ko siya, na ano, uy, akin na lang to, ganyan. Tapos, ewan ko, pumayag naman siya. Pero hindi ko talaga kinuha. Kasi bakit ko naman kukunin, may pambili naman ako. Like, sinabi ko lang na, parang naglolokan lang kami ganun. Tapos after nun, nilagay ko siya dun sa table niya. Kasi yung tables namin ng LM, meron siyang sa baba. May parang box siyang ganun. Tapos doon mo ilalagay yung gamit. Nilagay ko yun sa table niya. Tapos kinabukasan, pinatawag ako ng teacher. Kasi daw nawawala daw yung crayons. Nagsumbong daw sa nanay. Ano? Hindi ko alam. Yun talaga, like, ever since, parang ano nun, like, naiyak na ako kasi tanda ko, nilagay ko yun dun sa, ano, sa table niya. Hindi ko naman talaga kasalanan, ginojoke ko lang siya. Tapos, parang hindi lang ako yun, like, hindi lang ako yung nanghiram, pero ako lang yung sinumbong niya dun sa nanay niya. Kaya ako, ha? Ay, ano ako noon, 6 years old ako, kaya ako parang, ano na namang ginawa ko? Tapos yun, parang, ano, talagang galit na galit sa akin yung nanay. Galit na galit sa akin. Tapos sinubong din ako sa nanay ko. Tapos pinagalitan pa ako ng nanay ko. Sabi ng nanay ko, may pambili naman tayo niyan. Bakit yan ang hihiram?
Mami, nandun yun eh. Wala tayo, wala pa akong ganun nung time na hiniram ko. Kaya, tas yun. Talagang pinagalitan ako ng nanay nung kaklase ko. Tas pinagalitan din ako ng nanay ko. Tas iyak na iyak ako nun. Kasi hindi ko talaga kasalanan. Kasi ginujoke ko lang naman siya. Tas binalik ko naman. Tapos tanda ko, yung tita ko nun. Yung tita ko kasi lagi nasundo dun sa anak niya. Nakaklase ko din. Tapos sinabihan niya pa ako na, uy, ayun yung nanay ni ano, mag-sorry ka. Eh ako, parang maldita ako nun. Sabi ko, tita, bakit ako mag-sorry? Hindi ko naman kinuha yung testables ng anak niya. Maldita! Kaya yun, parang hanggang ngayon nag-i-impact pa rin talaga sa akin yun na hindi na ako nahiram ng gamit ng iba. Kasi pinagalitan ako ng nanay, pinagalitan ako ng teacher ko, pinagalitan ako ng tita ko, pati nanay ko nagalit sa akin. Kaya, hindi na talaga ako nang hihiram ng kahit ano sa kahit na sino. Talagang, scarred no. For life. Oo, as in. Kaya yun. Ito. Grabe. Since napag-usapan na natin yung mga medyo failures natin. Ano yung first time na you felt like you failed? Like, maybe you failed yourself, ganun. When is the first time? Bakit ganun? Grade 9 na naman yung naiisip ko. Yan pa rin? Yan pa rin? Kasama yun. I also felt that I failed at that time. Sabi ko nga kanina, oh my God, na-disappoint ko siya. So parang failure yun. Para lang magbigay pa ng isa pa. Oh my God, I failed as a student. I failed as a friend din. Kung nakikinig ngayon si Alma, si Jade, si Henry. You'll remember this day. Ginawa mo? Oh my God. Grade 9 yun. After exam ng ano. Di ba typically kapag exam, last subject natin ay math elective. Oo, yung mahirap na math. Oo, math elective. So, uwian na yun. Alam ko sa sarili kong wala akong nasagot dun sa test na yun. So, ako, as a madramang person, naglakad ako nun pa-uwi. Actually, at that time, sobrang na-felt bad ako. Kasi syempre, nag-review naman ako, naintindihan ko naman yung lessons. OMG, pero wala akong nasagot sa exam. Uh-huh. Tapos, that time, I felt that I failed myself. Kasi I wasted my efforts to review ganyan. Sabi ko nga, sa madramang tao, naglakad ako pa-uwi. Alam mo naman, kahit malapit yung bahay namin sa school, malayo pa din siya, di ba? Oo, ang malayo siya na malapit. So, nilakad ko siya. Nilakad ko siya. Simula school hanggang bahay mag-isa, itanghaling tapat yun, di ba? Grabe, buti hindi ka na-stroke. Grabe naman. May payong naman ako. Kasi lakad ako mag-isa, tapos yun, drama lang. Tapos alam mo, yung parang iniisip ko sa utak ko, may sad song nagpe-play, para akong nasa ano, sine, gano'n. Nasa pelikula yung buhay ko. Tapos pag-uwi ko, ano, nagkain ako, ganyan. Tapos malungkot pa din ako. Pag nung settle ko na, umiiyak na ako nandito sa bahay, ganyan. Sobrang sad ko nga kasi nga, I failed myself, ganyan. Tapos biglang may kumatok. Tao po. Tapos paglabas ko, si Alma, si Jade, saka si Andrew nandiyan. Typically kasi, pumupunta sila sa bahay. Kasama ko sila sa bahay. Ako mismo yung nag-aahit na. Pag-exams, mm-hmm. Lagi kayo nandun. Tanda mo yan, di ba? Oo. Lagi kami magkakasama, magre-review sa bahay, ganyan. At that day, nag-una kasi talaga ako umalis kasi nga, sobrang lungkot ko. Tapos umiyak ako habang kumakain. Tapos biglang may kumatok. Tao po. Breed. Ganyan. Tapos paglabas ko, umalis kayo dito. Ganun. Umalis kayo dito. Grabe! Ang savage! Tapos, hindi ko naman alam, naglakad pala sila. Naglakad din sila simula school hanggang bahay. Ay, nako. Tapos pinaalis ko talaga sila. Parang, siyempre, gusto ko nga muna mapag-isa kasi nga, sobrang lungkot ko at that time. Ay, hindi rin naman nila naintindihan yun. Hindi ko rin naman sila naintindihan. So, I feel that's a friend din dahil pinaalis ko sila. Tapos, feeling ko hanggang ngayon galit pa din sila kasi sabi nila, hindi mo man lang kami pinainom ng tubig, ang layo-layo na nilakad namin. Oh my gosh.
Wala lang. Ang fond memory na nun sa akin. Pero at that time, sobrang lungkot ko kasi. Sorry, guys. Hindi ko talaga yung sinasadya. I mean... Yeah. Ako ko. Kung okay naman ako, papapasukin ko naman kayo. Yeah, yeah. Ayun. Ang daming malalang bagay na nangyari sa akin ng grade 9. Grabe. Ikaw ba? Yun siguro yung ano, yung turning point ng life mo. Sure. Pero seryoso, kaming dalawa ni Fried, kailangan namin mag-sorry ng malala kay Alma, kay Jade, at kay Henry. Kasi oh lagi sila yung napagbubuntungan ng galit namin. Sa totoo lang. Like, pag galit kami, sila yung napagbubuntungan namin kahit di naman nila kasalanan. So, sorry sa inyo. Ako, first time na I failed. Actually, I don't remember na. Like, I can't remember anything. Ano na lang yung remember mo? Kasi nga, ano, di ba? Hindi ako pwedeng mag-store ng ganung memories sa aking utak. Mm-mm. Kasi ako eh, very unstable. So, at this point, nalilimutan ko yung mga ganun. Fail. Sige, hindi na first time, pero dinamdam okay ko lang slight nung hindi ako pumasa sa PLM. Dinamdam ko talaga. Aren't we all? Bakit hindi niyo ako pinasa PLM? Pinasa ako ng lahat ng unions. Nagagalit ako. Char. Pero ano lang yun? MM na lang yun kasi hindi ko maalala talaga. So, eto, marami tayong ganitong experience. Pero when is the very first time na you felt embarrassed? As a shy person, sobrang hiyain ko kasi simula bata. Feeling ko naman hanggang ngayon. Pero less na, ganun. share ko ba to? Nursery. Hindi ako sure kung first day or second day to. Parang lahat naman tayo may gantong moment. umihi ako sa short ko. Kasi, sobrang hiyain ko nga. Hindi ako makapag-raise ng hand na naihi po ako, ganyan. May I go out, ganyan, diba? So, I guess yun yung pinakauna kong experience. Yung hiya ako. Umuwi ako na basa yung short ko. Tanda-tanda ko na lang, no? Maong pa yung short ko eh. Oh, hindi ko yun makalimutan. Kasi wala pa kami uniform nun. Ha? Wala, nagulat lang. Umuwi ka ng basa yung shorts. Oh my God. Hello. Okay. Tsaka ano, kasamahan pa nun, hindi rin ako pumunta. Ito first day to. Hindi ako kumain ng recess. Kahit nagugutom na ako. Bakit? Kasi nga nahihiya akong lumabas, pumunta sa kantin, at kumuha ng pagkain. Sobrang mahihiyain ko, no? Like lahat sila lumabas sila, o kaya may baon sila. Ako kasi hindi ako nagbaon nun. Kukuha lang ako dapat ng pagkain sa kantin. Wow! Ang hiya talaga. Ang daming nagagawa. Yung pinakong first. Tunay. True. Nakakapahamak eh. True. Pag mahiyain ka, minsan nakakapahamak talaga. As in. Ako, wala kasi akong hiyang tao. Madalang akong mahiya. In a sense na na-embarrass ako sa ginagawa ko. Pero, eto feeling ko nung ginagawa ko siya, hindi ako nahihiya. Pero nung kinekwenta sa akin ngayon ng parents ko, as in, oh my God, ginawa ko yun as a child? Bakit? So, eto yon. Nung nursery daw ako, like, panahon yun na tumatakbo si FPJ na president. So, ano daw, edi ako. Hindi ko yung tanda. Okay. Nursery kasi tayo, hindi ko na rin tanda. Kunento lang sa akin. tapos, like,
Yung lola ko kasi fan ni FPJ. So, may poster siya ni FPJ sa bahay namin. So, lagi ko siya nakikita sa news, sa poster, ganyan. Tapos, nung ano daw, free time daw namin nun sa nursery. Tapos, kumuha daw akong poster. Tapos, nagyan ako, FPJ! FPJ! Nagrarally ako sa harap ng classroom namin. So, thinking about it now, nakakahiya. Pero dahil ako ngayon walang hiyang tao, feeling ko nung time na yun, hindi talaga ako nahiya. Pero, that's really embarrassing. Politically woke. Politically aware ka na pala since nursery. Oo, bakit nyo kasi dinaya si FPJ Char? Oh my God. Pero yan, yun yung embarrassing moment. When is the first time na you got insecure with your body? Kailan ba? Di ko ba isip, pero... Ah. Siguro nung grade 7. Height ko talaga. Pero hindi na ako na-insecure sa height ko. Wala lang. Taas-taas kaya ng everyone nung panahon na yun. Like, ako matangkad na ako para kay Fred nung time na yun. Isipin nyo na lang kung ano yung height ko. Sobrang taas ng everyone. Tapos, parang ano, iniisip ko kasi kung may height ako sana, ang daming opportunity na pwedeng pumasok sa akin. Parang ganun. Just because of my height. Kasi diba parang conventionally attractive kapag matangkad sa lalaki, ganun. Kahit hindi talaga guwapo, basta matangkad. Iba yung dating. So parang, ang pangit ko, ganun. Ang pangit ko na ang liit ko pa, ganun. So that's the time na you were kind of insecure. Uh-oh. You're insecure. Tsaka ano kasi, parang at that time, nagbabalak ako na sumali sa mga dance group, ganyan. Tapos parang may height requirement. Para kasing ano, nakikita ko lagi may height requirement sa ganito, may height requirement sa ganyan. So, parang ako, missed opportunity just because of my height. Parang gano'n. Sayang. I don't care. Masaya ako na maliit ako. Ako ngayon, hindi ako masayang maliit ako. Ngayon ako hindi naging masaya. Like, na-realize ko. No, kasi 6 years tayo magkakasama. So, parang ako, okay lang naman yung height ko. Tapos ngayon, sa TikTok, nakakita ko mga 5'5 sila, 5'7 sila. Ha, ang liit ko pala. Gusto kong maging ganun katangkad. Pero hindi yan yung very first time na I was insecure. The first time I was insecure is when I started going through puberty. Na, like, everyone was having boobs. Like, okay. If you don't wanna talk about it, just skip it. Pero, like puberty, everyone was having boobs. And I was like, the comments na ako, like 2 years ago, wala pa rin akong boobs. And if you don't know, kung gaano kaliit ang, kung gusto niyo malaman kung gaano kaliit ang boobs ko, pwede akong pumunta sa mall nang hindi naka-bra. And walang makakapansin. Walang mangyayari. I'm telling you. That's yun. Tapos I was like really insecure. Kasi I'm petite. Like, I get it. I'm petite. Pero parang nung time na yun, I was like, bakit wala? Like, wala talaga. Ayaw niya talagang tumubo. Tapos yun, parang I was really insecure kasi nga. Kasi before, I really want to be a model, ganyan. Like sa magazine, ganyan. Tapos people in the magazines, like, they have, an hourglass shape. And I was like, I can do that if only I have boobs. Because that's the only thing that I don't have. This yun, parang I was really insecure back then. Pero ngayon, I realized na, oh my gosh, it's such a relief if you don't have relief. Yeah. Based like, nga sa kwento really niyo, parang like, ano, mas okay na wala. Yeah. Like, I really like sleeping nang nakadapa. And I can't feel anything. I don't know if it's a nice thing, but I can't feel anything. Sabi nila masakit daw. Pag tumatakbo daw, masakit. Pero,
well, hindi ako nasasaktan. Tinataas lang yung confidence. Pero yun, that was the very first time I was insecure. Pero ngayon, hindi na. Because now I really love my body. Like, I really love how I look like. Mm-hmm. Minsan, ginojoke ko pa rin yung height ko. Pero I'm fine with my height. Kasi average Filipino height naman. So, I guess it's fine. Ayun. So, we're done with the kind of embarrassing stories of our lives. Isa lang yung first embarrassing, pero parang halos lahat medyo embarrassing. Na kaya nga eh. Bakit ba namin chinichika sa inyo to, ha? Pero, let's go to the kind of spicy chikas, first chikas. Mm-hmm. Ito parang part 2 to nung isang episode namin. Pero, oo nga. Parang ano, part 2 nung lahat. Ano, almost everything. Yeah. Pero ito, first ever away with your closest friends. Di ba napanggit na natin to? Yeah. Nung ano? I guess so. Nung high school episode. Oh, yeah. So if you don't know pa, what is our biggest away, then you should just, our first away, you should just go to that video, diba? That podcast. Kasi, may other than that, meron pa ba? Parang, other than that, meron pa ba? Parang, may nauna pa ba dun? Diba wala? Wala. Ikaw, baka with your elementary friends. Kasi ako, wala na ako masyadong elementary friends. Hindi ko natanda. LM friends. Wala akong maalala. Adi, let's go to the next question. Yeah, wala akong maalala. Next question. Ito talaga spicy na. First crush. Is it that spicy? Parang kasing yung akin, parang kinder pa lang ako, may crush na ako eh. Lande. Hindi naman. Ang crush lang kasi paghang. Ah, crush lang naman? Yeah. Ang first crush ko, game. Kinder. Tapos, tahimik kasi siya. Tapos, ako'y madaldal. So, dinadaldal ko siya everyday. Pero tahimik pa din siya. Tapos, kahit tahimik siya, lagi siyang nakaka-perfect sa aming mga ano gawaing pang-kinder. Kaya, talino naman ito. Di crush ko na, ganun. Yun. Yun yung first ever crush ko. Hindi ko natanda yung pangalan niya. Pero tanda ko itsura niya. Oo, yun. How about you? Oh, grade 1. But yeah, ganun, no? Yung first crush natin lagi, ano, sa school. Kasi naman tayo hanap na ibang crush na. Ay, hindi mo ako mapapahanap ng crush sa, ano, sa mga kapitbahay namin, ganun. Ay, mga dugyot ang mga tao. Dun. Bakit? Tanda ko yung bata ako, hindi ako napakadugyot ng mga kapitbahay namin. At ako yung isang maarteng tao, kaya hindi talaga. So, ayan. Kao, first crush mo. First crush ko, grade 1, ay si Jewel. Well, tanda mo pa name. Ang cute. First name na lang. Tapos, ano, wala lang. Ang pretty niya. Tapos, hindi ko maalala kung ano pang iba kong dahilan. Basta maganda lang siya. wala lang. Ang pretty niya. Parang ano ata siya? Top 3 ng class. Kung hindi ako nagkakamali. Mm. So, ayun, I guess that is an added factor. How about the first person you like? Like naman. Like, ano na, like is something that... Yeah, yung hindi ka na na-creep, hindi ka na na-creep cringe pag na. Like, nasabi mo na, ah, nagustuhan ko to, hindi ka na-creep cringe. My God, sino ba sila? Kasi... alam ko na.
Sina? Hindi ba ako nakikringe doon? Wala cringing for me. Si ano, ito na, grade 7. Hey, si Jade. like wala talaga? Lang. Oo. Aww, like talaga yun. Tinamaan niya ako doon. Ay! Ano ba? Ano ba? Totga ko nga si Jade. Totga ko yun. At least, best ayaw of friends sa akin kayo. Hindi niya kasi gusto yung ano eh. Yung hindi handwritten na letter na binigay ko sa kanya. Oh my God, buti ka nga. Binigyan ng letter, Jade. Ano ba naman yan? Wala lang. Ayun. Nah, it's okay. Friends naman na kami today. Right? Yeah. Ikaw, who's your like? First like. Yung hindi ako na-cringe talaga na nagustuhan ko siya. Wala akong maisip. Wait lang. Iniisip ko yung from baba, pataas, kung nakre-cringe ako. Wait lang. Sino ba? Wait, nakre-cringe ako sa lahat. Bakit yan? Wait. Yung ano lang, less cringy. Less. Least pala, least cringy. Yung pinaka-first na least. Wait lang, ha? Take your time. Guys, hindi madami yung nagustuhan ko. Sadyang, iniisip ko lang talaga kung na-cringe ba ako o hindi. Deserve ba nila to? Ina-outweigh ko yung good sa bad, right? Ay! Nalimutan ko na nagustuhan ko siya. Wait lang. Ang very first, nalimutan talaga na nagustuhan. Very first na like ko, na hindi naman ako na-cringe. Pero siguro dahil wala din kaming interaction mostly. Si Sean. Bakit sinabi? Text ko na yun. Hinihintay ko lang. Sinabi ko pa. Pero yun, siguro kasi hindi ako nakikringe kasi wala kami masyadong interaction. Like, I just really like his personality, ganun. And, wala, type ko lang talaga siya. In-expect mo? Yeah. Eh? Oo, iniisip ko din. Si Shanta. Oo, yun yung first. And to think na grade 10 na yun. Maarte talaga ako. Mapili talaga ako, guys. Natotoo lang. If you want to know more about that topic, nandun din yun sa high school episode namin. Uh-huh. Diba? Yeah. Umalis mo dami pang chika dun. siya yung yung crush ko na memorable. Oo. Remarkable. Yan yung sinabi natin. Yan yung description nun. Okay. Ready ka na ba? Ready ka na ba? Yung feeling lang naman. When is the first time ever that you fell in love? Wala nang banggitan to ng pangalan, Jason. Don't expect. Bahala na kayo, isip kong sino. Sige, huhulaan ko na lang based sa chika. Madali naman hulaan. Alam niyo naman ng everything. Okay. Sabihin ko ba to? Kaya mo yan. Yun ba yung first? First ba yun? Hindi ka sure sa first mo? Sure ako. Ayaw mo lang aminin na yun. Hindi ko kasi alam verse. Kung ikaw. Ah. Oh my God. Yun talaga yun? Oo. Oh. Grade 10. Oh my God, kilala to ng everyone. Makahiya. Wala lang. Parang tsaka,
Oh, alam niyo to. Kung nandun kayo dun sa call, kung nandun kayo sa call na binanggit ko to, alam niyo to. Ano, siya nga kasi yung parang, yung ano, eye-opening, ganun. Awakening ko as a person, yeah. Ganun. Tsaka ano, doon ako unang natuto on what comes into love and relationships. Aww. Parang, ganito pala yung feeling na you can, alam mo yun, hindi siya mawala sa isip mo with whatever you do, whatever you see. Not in an obsessive way, though. Iba na yun eh. Tsaka ano, tsaka yung little things, it matters. Like, yung simple interactions nyo, kahit hindi kayo close, parang you will treasure it from... Pero basta din yung parang ano, tsaka... Sige, mamaya na lang. Tsaka, yun yung pinakang... Ayun niya, yun doon ako unang natuto. Wow, natuto! At sa dara-daratsyo na yun. Ang daming experiences. Basta ang daming experiences na kaakibat nung first time na yun. Okay, next question. Uy, no! Ano na? Ikaw pati. Kala ko alusit na ako eh. Bastusan. So, how are you? What's the feeling? Who? Wow, who? Who? When? Who? Parang lang hindi niya kilala. When lang? When lang? When and what's the feeling? When? Hindi ko rin tanda. Basta recently lang. Hindi naman very recent, pero recently lang. Like, wala pang 2 years, gan. That recent. I felt that I was in love because it never felt like anything before. Kasi, like, alam mo yun, yung pag, like, dati, like, when I like someone, there's always nervousness in me pag nakikita ko sila, like, pag yung nakakasama, like, I was nervous tuwing nakaka-enter ako. But with this person, whenever I interact with him, I'm just happy and I never felt nervous around him. So, like, I was, oh yeah, I'm in love. Like, I don't know what that was what I said with myself. Gusto ko lang idagdag, this is sinabi ko kanina. Na ano, parang ano na ako. Nakompleto ko na yung thank you next ni Ariana Grande. Yung ano, one thought me love, one thought me patience, and one thought me pain. Oo, si tatlong yun. Eto pala, gusto ko lang naging dagdag. The reason I realized I fell in love is because I found a best friend in him. Mm-hmm. Like, alam mo yun, you can just tell that person anything and you know na he won't judge you because he understands. Like, because mm-hmm. there are a lot of people who understands, but like alam mo yun, they only understand the surface of things. So yeah, like I really found my best friend. If yun, parang doon talaga ako na ano na, I can tell this person anything. Like, even my deepest, darkest secrets. Yun. Okay. Pero ano, yung first love, it comes in different forms. Yeah. To different people. Kasi, as far as I know, magkaiba tayo. Kumbaga nang nangyari on how... we found out that we're in love, kanya. Yeah. So it's really different. Yeah. It's different. So fun. Oh, next. Okay. Sumasakit na ang dibdib ko, ha? Tapusin na ng char. Next is,
First date. First date. First date. Wala akong first date. Ayun na ako. Ikaw, Fried. Ano ang first date experience mo? Counted as a date ba yun? Hindi yun counted as a date. Kasi hindi consensual. I mean, ano, kumbaga, hindi naman siya deliberate din na sinabi na date. Ito na lang. First, ano bang pinakauna? Hindi ko maalala. Ito. Ano na lang muna yung concept mo ng first date? Like, ano yung what would you expect? Or what did you expect to have? Parang ano? Yung concept mo na gusto mo sana ay first date? Huwag mo akong tanungin kasi mataas ang standards ko sa first date. hindi dapat ako ang tinatanong sa ganyan. Why? Gusto lang namin malaman. My concept of a first date. Hint lang. Ano yung what? Ano yung ina-expect mo sana? Effort. Wala, yun lang. Effort. So, wala ka nung specific ganun? It depends. Depends sa person. Hindi. Like, I feel like kasi if a person really knows you, that person will know what you want in a first date. So, it really depends. Okay. Simple. Ako kasi may concept talaga ako ng first date. Like, gusto ko ganito. Ay, really? Ah. Ay, ako wala, pero high maintenance ako. Hindi ako pwedeng kakain ako lang sa kasi, labas. Oh. Ako nung una, ano, ang gusto ko kasi sana talaga is kakain sa, like, fancy restaurant. Kala mo mayaman, hindi naman. Special. Alam mo yun, yung fine dining thing. Wala lang, feeling ko fun. Mm-mm. Ang fun na ma-experience na gano'n. Tapos, get to know. Ganyan, kain lang kayo dyan. Tapos, talk-talk lang. Tapos, calm lang yung space. Yung nangyari sa first date that I have is kind of similar pero cheap version. Ganyan. pang mahirap na version. Oh. Pero ewan ko. Sa cafe naman kami pumunta. Mm. Tapos, parang birthday niya nun. Hindi niya birthday. Parang birthday week. So, special week yun. So, kaya ka pumunta. Tapos, kain kami sa labas. So, since cafe, medyo mahal yung pagkain. So, so I think pwede na yun. Tapos, talk-talk lang kami. Tapos, wala lang. Tapos, yun. Hanggang saan ba ako pwede mag-share? Ikaw! Sarili mo naman yung filter ako eh. Tapos ayun. Fun lang. Usap lang. Tapos, bigay ako ng gift. Tapos, ayun. Okay na yun. Yun lang. Oh, cute. Wala lang. So, simple lang. So, for some reason, a few hours lang ata kami nagkain. 2 or 3. Ako kasi, wala, gusto ko lang talaga effort. Never pa ako nagkaroon ng first date. Pero, I want it to be like, something na may effort. Like, ayoko lang kumakain lang talaga sa labas. Like, hindi ko naman inaano yung sa'yo kasi concept mo yan. Pero ako kasi, more of, I like making memories in a sense na there's something na we do. Maybe, like, kung gusto mo, mag-skydiving tayo. Grabe naman. Skydiving agad. Pero yun, something na, there's something to remember na, like, ay, nung time na yun, pumunta kami sa ganyan, tapos ganito yung ginawa namin. Like, yun. Ewan ko, may hilig kasi akong kumain. Oo, gets naman. Saka ano, simula, kahit nung kami pa lang ni Mami, parang food trip talaga yung ginagawa namin dalawa. So, parang gusto ko siyang dalhin hanggang pagtanda ko ganun.
Kaya siguro fan ako ng mga dining I think. Ay, eto. Alam mo yun, parang ano. Kasi feeling ko, wait lang, dagdag ko lang, na yung nalasahan ko nung araw na yun, nare-remember ko sa specific na day na yun, ay, ito yung kinain namin, ganun. Parang ganun, gets mo ba? Oh my God, that's so sweet. The taste and the aura, ganun. Ayun lang. Eto. Eto, like, naisip ko lang now lang. First ever time na you felt like you were out of someone's league. You are out of my league. TikTok. Have you ever had that feeling? Na parang you really like this person, but oh gosh, that's just so out of my league. Iyabang ko naman kung sabihin kong hindi. Hindi, siguro, wait lang. Ano lang, yung people lang na namimit mo is that, like, in your league, siguro. Aha. Halos lahat ng tao sa Kisay. Diba? Wala lang. Feeling ko kasi ang poor ko. Grabe. Hindi, pero ano, like, kung in a concept na romantic. Meron din naman. Magbabanggit ba ako name? Kahit hindi. Yung experience lang. Ano? Yung experience lang. Wala lang. Kapag alam mo yun, sobrang... Ewan ko kasi parang identified. Hindi naman super, pero alam mo yun, yung gusto nyo sa buhay and yung lifestyle nyo is sobrang magkaiba. Pero... Like, for example... wala akong maisip na example. Pero ayun, parang ganun. Magkaiba kayo ng experiences sa life, magkaiba kayo ng lifestyle. So parang ang hirap ding makibagay. Parang ganun. Yeah. Like, how will I approach you if you're like that? Mm-hmm. Ako parang ano, since I'm like in the middle class of this society, I mean my parents is in the middle class of this society. Ang hirap. Like, because at some point you have the same lifestyle, but biglang hindi. Like this one time, I felt like I was out of someone's league because like. The sports that they played is just like what? Mm-hmm. Like you need money to play that. And I was like, OMG, I can't afford that. That was like when someone uses aircon 24/7, I was like, shucks. You're so yaman. And like like ano, when they talk about like stocks and like businesses and my family is just like can I really be in a relationship with that person kasi feeling ko offer na ako ng nanay niya ng 1 million para umalis ako. 1 million tunay. Kasi if that's gonna happen, I don't want that emotional trauma. Like siguro ako umaalis na kagad ako sa situation. Sure, hindi pala ako umalis. Ate girl! Pero I'm kind of distancing myself from that kind of situations. Kasi it's hard. That's why typically, parang nag-end up as crush na lang sila. Oo. Tapos paano, ina-idealize mo na lang yung, parang ideal mo na lang yung ano. For yourself na lang din. Na ma-achieve yung ganung lifestyle. Oh. Diba? So yeah, that's the out of my league first time. You are out of my league. And since okay, people are na. Out of our leagues na, when is the first time you ever been dumped?
Wait lang. Ay, eto, alam niyo na to. Is that really the first time? Or like... That is the first time. Dahil alam na lang namin. Pero sinabi ko kanina, si Jane. Oh. That is the first time. Kasi ano, hindi naman siya nagyayabang ako. Pero nung alam kasi, wala lang. Kapag alam kong, typically kasi, nagkaka-crush lang ako sa may gusto din sa akin. So, parang given na sa akin na, ay okay. Madami nagkaka-crush sa akin. Nung alam? Nung alam. Kasi syempre, di ba, ano, valedictorian. Oo. Iba yung tingin kapag gano'n. So, yung pumunta tayong QSI, then taas-taas ng confidence ko, ganyan. Tsaka, close din kasi talaga kami ni Jade. So, ayun. Tanggap ko naman. Tanggap ko naman kung bakit. Syempre, diba? We're still young. Tsaka, ano naman? Feeling ko hindi kami magiging closest friends ngayon kung hindi yun nangyari. Yeah. Sobrang true. Ano, life-changing din. True. Oo. Ano pa ba? Ano pa nangyari nun? Wala lang, hindi niya lang talaga ako bet. Wala lang. Tsaka ano, crush ko kasi talaga si Jade. So, nag-effort ako. Binigyan ko siyang stuffed toy and letter nga na printed. Aww. Tapos, ayun. Hindi niya talaga ako bet. Kasi wala nga, hindi handwritten. Siyempre, alam mo, ipilit ko sarili ko, diba? Ha? Kasi nga, hindi handwritten. Hey, nako. Ayun, yun yung pinakauna. At least, tapos na. Nasundan pa pala. Yeah. Ikaw ba? Ha? O ikaw yun ang dump? Charot. Never pa ako na-dump. For the reason that ang type ko ay pag-type si Tay, type ni Tay. That's my motto in life. Pero... The best. Pero yun nga, seryoso. Like, kasi nga, nare-realize ko lang na gusto ko yung sa tao pag... Pag nagpapakita sila ng motibo. So, I've... Pili ko naman good practice din. So, I've never been dumb. And isa pa reason is, hindi ako umaamin. Kahit minsan alam ko na they like me too, hindi ako umaamin. Kasi, I'm not ready for a relationship. So, if you're not ready for a relationship, don't do anything to be in a relationship. That's true. That's the thing. Kasi bakit ka magbibigay ng motibo kung hindi ka pala ready sa relationship? So parang nagpaasa ka lang. It should be clear una pa lang. Yeah, so yeah, that's that. And yung tinatanong ni Fred kanina, na ako daw ba ng dodong? No comment. No comment. Hindi ko natanda kung ilan, pero... Wow. Kapal ng mukha. Hindi, pero kasi, habalan. I have my reasons naman kasi. Kasi alam naman talaga na lahat ng friends ko na no boyfriend till 18. Diba? Yun talaga yun. No boyfriend till 18. Tsaka yung... Date to marry thing. So, So when I don't really like a person, I tell them straight na, hey, I don't like you, and I don't want to hurt your feelings, but I really don't like you, and I don't think there's a chance that I'll like you in the future, because there's this standards that I have. There's these ideals that I have na I won't bend. So, yun. So, madami na talaga akong na-dump. Ang pangit pakinggan. Okay lang yan. Pero yun, madami-dami na. You just know what you deserve. Yeah, I really do. Kaya when things are not right,
I let go. Because I don't deserve to be treated badly or like treated like I'm a princess if I'm not. Yeah. Strong woman yarn. Diba, you got dumped. So, when is the first time? How did I move on? Yeah, when is the first time that you felt like you need to move on and how? After that thing nga nung kay Jade, ano pa ginawa ko? Wala lang. Ewan ko, I think it's because it's not love. Oh, yeah. I feel like it's not that hard to move on. So, parang okay lang. Until now nga eh, iniisip ko pa din, paano kami nagkaayos ni Jade? Paano kami diba, naging friends mo, ulit? Hindi mo maalala pag like, huh? Mm-mm. Tsaka kasi ano, parang, kumbaga, hindi naman nawala yung friendship. Yeah. Ayoko sa'yo. Okay. Okay, friends pa din. Yeah, that's right. Pero yung natatandaan ko, at saka ito siguro talaga yung nag-move on ako, is with my first love. Even though, hindi, kumbaga, hindi naman nagkaroon ng something. it's because, ano lang, parang, you know, I needed to let go of the feeling of, yung feeling na sa tingin ko, I love ko pa siya kahit hindi naman na. Even though, it's already hurting me. Kaya nga diba sabi ko, nakumpleto ko yung kay Ariana. That's, siya yung one na nag-thought sa akin ng pain. Diba love mo? Siya yung pain ko. Hindi siya yung first love ko, pero siya yung nagturo sa akin ng pain. Oh my gosh. Parang ganun. Makumpleto nga rin kaya yan. Waduhin! Hindi pwede. Malabas tayo sa ating... Wala lang. Parang... Kasi sobrang naging toxic niya for me. Kasi parang napag-usapan natin ito dun sa episode natin about love and relationship na you're investing time to someone na wala namang... Parang ano, alam mo naman sa sarili mong walang mangyayari, gano'n. Yeah. So it... Ako naman, since it was my first niya, hindi ko yun iniisip at that time. Para iniisip ko lang, ay, love ko tong person na to. So, I'll just continue loving him, ganyan. Or pero, until dumating yung point na toxic na siya sa akin kasi na-affect na ako ng emotions niya. Kumbaga, kapag hindi siya good mood, hindi rin ako good mood. So, it was toxic. Yeah. Na a-attract ko yung aura niya. Tapos, ayun, hanggang sa nag-let go na ako, parang, grabe. Pero sa tulong naman ng friends, friends din talaga yung nagpabuhay sa akin. Ayun. Ayun lang. Tsaka ano, yung feeling na, siguro pinaka nagtulong sa akin mag-move on ay yung, kasi ano, napag-isip-isip ko yun, sem break na. So, hindi ko na nakikita ang everyone. So, nakatulong siya sa akin yung time na yun for myself. Ginamit ko yun para mag-heal. And, you know, hindi man fully healed, at least yung pain na bawas-bawasan, ganyan. Yeah. Tapos, ayun, I just, sabi nga natin, di ba, life goes on. And then, I just continued with my life. Ayun lang. That's good. Ta-da! Ta-da! Aww. Ilong. Fun na. Tapos ngayon, fun na ulit. Very good. Very nice, Fried. Congratulations, everyone. Yes. So, with that said, what's your very first? How did you... Ano ginawa mo nung first time mo nag-move on ka? Ayun. So, nag-start lang naman ako mag-move on, mga 3 days ago lang. So, abangan sa susunod na kabanata. Catch us on our charot. So, yun na nga, guys. Thank you for joining us for this episode. So, if you wanna follow us,
go follow us on our different social media accounts to be updated. Yeah, follow us on our different social media accounts. Subscribe to our YouTube channel right here at Uy, I Help Chika. And on Twitter, Facebook, Instagram, and TikTok, it's all at Uy, I Help Chika. And on Spotify, if you don't want to listen while watching, you can listen on Spotify because we're on Spotify at Uy, I Help Chika. Also, for our next episode, we are inviting you guys to submit your suggestions. Submit entries. Your entries for our next episode. It is secrets you never told anyone, or confessions to your crushes, or something, or anything that you wanna confess. Yeah. Basta everything na secret and you think that you want to share. Or maybe you Pero want it advices. Will remain as a secret. Maybe you want advice. Yes, or if you want advice from it, go curious go cat. Put it in our Curious Cat account. It's at We Have Chika also. You can find it on Facebook and Twitter and Instagram. Yeah, just submit your secrets. It will remain a secret because we don't know naman kung sino kayo. We just... Just keep it anonymous. Yeah. We'll just talk about it. Mm-hmm. And yeah, my social media accounts. I still don't know if I'll be able to post, but I did something for my YouTube channel. It's Fried Alberg. Instagram, Fried.Alberg. And on Facebook, it's Fried.Alberg.Creates. And for my social media account, I'm trying to post things on Instagram now. Yes! Ang ganda ng pretty! Ang ganda ng pretty! Ang ganda ng picture niya! Yung portraits. Okay. Follow me on Instagram at Hey It's Day. It's HEYITSTEII. Yeah, that's it! Yes, and again, I just want to thank again Miss Carmi Isles for inviting us on Radyo Pilipinas Lucena. Thank you very much for that wonderful opportunity. We really appreciate that invitation. And catch us on a new Chika next week. This is Uy, I Have Chika. Bye!